di mo ginya mahambal. Plastic barrier sa pampubliko nga masalakyan hindi na required kag iog yung pagwas ang alkalde. Appeal sa basiwa ginbasura sang or appeal sa basiwa board of director ginbasura sang CEC ho. Masunod nga tikang sa mga empleyado na hibaloon ta tong ginpangkakas. Amo na so parang pinagkamadalag ko nga balita nga tuntutukan lang ko ina may isa ka ordinansa ginpasar si Councilor Ising Salanga. Ibaloon tayo ni kay kung may 911 or 1 rescue diri sa Negros. Diri sa Bacolod na may arang manood din lang. So ibaloon tayo na blakaroon. Online sa hotline. Online sa hotline. Pero diri kita anay very sad news. No, nga nagkibot sa aton karon nga aga. No, after nga ti, although hindi na siya active iya kung sa konseho, no, na tapos naman, no, kung why na siya nakabalik pa sa konseho, pero i-check na ito na kung nanugid ang kabaturan sini. Joining us this morning is Vice Mayor Elcid Familiaran. Vice, how are you? Good morning. Morning, Action Art. Morning, Captain listeners and viewers. Aha. Salamat gid sa imo tempo, no. Siling ko subo ni nga balita kay karon nga aga nakasulod diri sa newsroom ang report angot iya sa natabo, no, kay former Councilor Atty. Lyndon Caña. Sir, may details o kung may ara ka na initial info kay the updanay kamo sa church? Well, hindi kami updanay sa isa ka church, no. Only that is alam kami ka religion. And si former Councilor Lyndon Caña passed away late last night, so, between 11:10 to 12 siguro last night. Okay. Sila yung mga pillars of Tuanin Silaya. Sila ni Congred, no? Maranhata ni sila originally. Si Judge Abraham po, the brother-in-law ni Kulingko na mo itong founder siyang Maranhata Black na church. Narada si Kong Greg ba ang family nila doon nag-sign mo sa Cosmo. So kami yati Cosmo man as a Bacolod Evangelical. Cosmo balik Bacolod Evangelical. Okay. Pagdanay kami ni Councilor Caña sa Gideon's International. So may grupo din rin ang pangatag nila Bibles. Tumatag kita sa schools, sa hotels, motels, sa hospitals, sa atong jail. So, it's a sad news for us, no? Isa man to sa silindon siyang kuwan, no? Siya siyang silindon, I think, is younger than me, mga 3 years. Wala pa. Ako nag 60 ko si Lyndon siguro between 56. Ay, bata pa. Why pagaling ka 60 years old sa Vice? Wala. Unvaccinated si Lyndon. Wala siya mabakunahan? Yes, siya. Pero ano ang information, Vice? Natapikan ginman siya sang COVID? Yes, nag-COVID siya. I think isa siyang kuwan niya, nag-travel sila Oriental, and I think it was raining, so i-close ang window, siyang vehicle, not knowing ang isa niya po infected na. So I think that amot ang nag-transmit na. So, okay. Yeah. Ahay, subo-subo. Pero ang mga iba nito, at especially atong nag-infect siya, okay na yan, subong? Wala, di ko idea. Ah, wala ka idea. I don't know the name, consume opposite. Aha. So, kagabi, gali siya ginbawian while sa hospital. Dugay-dugay na sa Vice. I don't know if may information ka from the family or sa mga friends niya. Kung dugay na siya nga gin-admit sa hospital? As to his admission, wala po ka-monitor. But I think the ICU, nagwa sa ICU. Madaw nag-okay na. So, kimbalik naman liwa sa ICU. Uy.
So subo-subo ni especially nga although I come ringing up the nice council but Councilor Lyndon or former Councilor Attorney Lyndon Caña talino po no, first nominee ni siya sa CIBAC Partylist subo mo. Yes, yes. And dati nga upod kami sa church eh, kaya ito kabalapang amon niya na religion. Kung kisa din, na-invite ka to sa ibang church eh. So kung kisa, dati ang kasimbang ang daspos mo, simbang kung sa Maranata, leader mo lang. But dati upod kami sa Gideon. So galing kaya kaya clubs in. So every Saturday ng meeting, so, plug sa lang kami kita lang. Ahay. Anyway, so in behalf of sa amon sa Action Radio Bacolod, no, sa pamilya gapalabot na misang gapag kondol, Vice, basi may minsay ka sa iya pamilya ka nagamuntol. Well, sa pamilya ni Nandun Caña, my deepest sympathies and condolences. For now, wala na action art. Aha. Kibot kita. Gani-gani. Kag, hopefully, hindi mag-serving a lesson sa why pa nakapabakuna, Dri, sa sudan sa Bacolod, bla? Well, damo. With action art, so, liwat sulito ta ang aton Dri statistics or ang aton data na kasiling 95% sa nagka-hospital ng kapatay, unvaccinated. Meaning, sa 100 ka pasyente, 95 COVID ang unvaccinated. So, minsan palawig ah. Aha. Vice, nice talking to you. Happy Friday. Kag, God bless kid. Keep safe. Yes, kamo manda. Keep safe. God bless. Subo-subo ining informasyon no, ang natabo sa kay former City Councilor Attorney Lyndon Caña.